Yo, what's up guys? AxiPlays TV here and welcome back to my channel. So for today's video guys, nakita ko itong isang bagong NFT game na ang pangalan niya is Pokemoney, no? So pangalan pa lang, no, medyo familiar na tayo sa unang dinig pa lang natin kasi para siyang Pokemon, no? And also yung mga NFT nila rito is talagang inspired, no? And itong game na to inspired ng Pokemon and parang inspired din siya ng Axie. So bakit parang Axie rin siya? So mamaya malalaman nyo. At ngayon re-reviewin lang natin to kasi nakita ko lang siya and mukhang interesting naman tong game. And also kaya ko siya na isipan na i-review is napakababa lang ng starting niya, no? Para magkaroon ka ng isang NFT, alam ko 1,000 to 1,500 pesos lang ata siya, no, para makapag-mint ka. And also may marketplace na siya, so pwede ka na rin magtingin doon na specific na Pokemon or Neko. Kung tawagin dito sa game na to, yung Pokemon is Neko. Neko ang tawag. So check natin siya, no. So ayun na nga, no, inspired siya ng syempre Pokemon talaga yan at lalo na ito merong iba-ibang types ng Neko. May fighting, may specter, may psychic, and also may rock. So for me, maganda naman yung art, no. Pero yung website lang ang hindi ko masyadong gusto. But then again, kung ito ay starting NFT pa lang, so bigyan natin ng chance, no. So ito yung features niya. So yun na nga, makaka-earn ka ng game coin, so basic yan sa isang NFT games. At equipment, ang alam ko wala pa to, wala pang equipment na may kakabit sa mga Neko mo, no. So coming soon pa lang yan. Training ground para sa PBE ito, so para lumevel up ata ito or gumanda yung stats ng iyong Neko para sa parang may adventure mode siya. Marketplace, yun na nga, nabanggit natin, available na rin, so i-check nyo na lang. By the way, ang website nya guys, pokemoney.info. So wag kayong magkakamali dyan, baka ibang NFT games ang mapuntahan nyo. So magkakaroon din daw siya ng PVP, and dito na nga, no, magsasummon ka ng Neko. So magmimint ka in short ng iyong first Neko para may two options ka dito. For now, pwede kang lumaban sa Atlas na parang adventure mode. Yun na nga yung sinasabi natin na parang inspired din siya sa Axie kasi yung gameplay nun parang Axie rin, no. Pero ito kasi naka-automatic lang siya, no. Papanoorin mo lang pag in-start mo, no. And ito sa token distribution, i-check nyo na lang din yan. And sa roadmap naman nila, so 2021 pa lang nag-start na sila nitong project. At sa quarter 1 naman nila, so ayan, for current year, ito pa lang yung mga nalo-launch nila, no. So i-check nyo na lang din, marami pa silang nilagay dito, no. Pero syempre, NFT game, hindi natin alam kung hanggang aling quarter ang aabuti niyan, guys, no. At ayun, partners, actually unang tingin ko dito, wala naman talaga sila actually partner dito dahil unang-unang Binance Smart Chain. Hindi pa naman sila listed, so parang hindi mo pa officially matawag na partner nyo talaga yan. Well, in a way, ginagamit natin na consumers or players or investors ang Binance, pero not necessarily na partner na talaga nila, no. Actually, sila yung gumagamit kasi under BSC ito guys, network, no, Binance Smart Chain Network, kaya siguro nilagay nila dyan. The same goes with the PancakeSwap and itong dalawang ito, no. So ayan, security audit, check nyo na lang din. So tingnan natin, no, yung white paper, no, ng isang mabilisan, at mamaya magmimint tayo ng NFT, no, para makita nyo rin kung paano ba magmint. Tingin ko okay naman siya for passive income, no. Kaya tingin ko worth it namang i-review. Bigyan ng chance itong NFT game na ito. At cute din naman yung mga artwork nila. Yun nga lang, syempre yung website and then yung ibang features, no. Medyo basic na basic lang talaga. Pero again, ang nagmamatter naman dito is kung ikaw ay low budget na investor lang, around 1,000 to 1,500 lang ang iyong budget para i-invest. So magandang panimula na rin siya, no.
So yun na nga, the Pokemon World, free to earn. Free to earn siya actually nung umpisa, ang alam ko. Nung bagong launch lang yung game, dahil meron silang parang experience mode, ganyan, na bibigyan ka ng lower rank na Neko para makapag-start ka. Then within 7 days, pag nagustuhan mo, pwede mo nang bayaran yung Neko na binigay sa'yo, no? So ngayon, ang alam ko, wala na, no? Tapos na yung event nila na ganun. Parang para matry mo lang. So ito, getting started, basic na yan. Search nyo na lang din paano ba mag-setup ng Binance Smart Chain, or ayan, pwede nyo na step by step nandito na, no? So yung team nila, no? Ito, chine-check ko eh kung meron silang link, no, ng mga developers and all, pero wala eh, wala silang nilagay. At ayun, hindi natin ma-check, no, yung kumbaga yung syempre yung safety ng ating pera, ganyan. Pero again, marami namang members, so at least dito lang sa part na to eh medyo okay na rin kahit papaano, dahil kung maraming members, at least maraming maasikaso nung game nila, no. Pero yun nga, mag-ingat din, no, sa pag-iinvest, pagpasok ng pera nyo sa mga ganitong klase na NFT game, dahil nga wala silang link masyado, no. Pero nandyan naman yung mga details, i-check nyo na lang, no. So ayun, get your Neko. Ito, mamaya mag-mint tayo. And then may levels din, no. Kada nagtumataas from level 1 yung mamimint mo, pag in-upgrade mo to level 2, nagmumultiply yung income niya na ipoprovide, na NKG, guys. Ang in-game token, in-game rewards is NKG. So ayan, no. So pag nagle-level up ka daw, possible na merong mag-fail siya, no. So take note nyo lang, no, pag gusto nyong ipa-level up yung inyong Neko. So parang masasayang yung NKG na binayad mo, which is 40,000. Pero magkano ba yung NKG? And magkano ba yung... Ang lumalabas kasi dito, guys, parang kung magkasa Axie, ito yung SLP nila, no? NKG. So yung contract address niya nandito, ah, dito. Ayan, sa economy. Check nyo na lang mamaya. Dual token siya. Kumbaga yung NKG, ito yung ma-earn mo sa game mismo pag nag-invest ka, naglaro ka, nag-mine ka. And then yung parang i-access nila is itong PMY, Pokemoney. So, magkano ba yung NKG, yung value ng token nila? So, nakalagay dito ngayon, currently, today, no, is 0.001430. So, medyo mababa yan, guys, no? Wala pa siyang 0.07 something lang pesos yan, no. Pero kasi 1 NKG yun. So ngayon, kung ilan ba yung NKG na ma-earn mo, so doon natin titingnan. Ngayon, ito namang PMY, ang alam ko itong 0.78.8 na ito ay nasa around 40 to 50 pesos ata yan, no. So balik tayo dito. So ayan na nga, napakita na natin yan kanina, yung mga iba't ibang klase ng Nekos. At itong, di ko alam kung anong basa dito, qualified ba to? Siguro ito yung chances, no, pagka mag-mint ka ng Neko, kung qualified or unqualified yung makukuha mo. Baka mas maganda yung stats nito, no? Kaya mas rare siya. So sa battle, ayan, may HP, may attack. So check nyo na lang yung attributes, ayan. Parang sa Neko nga, eh, di ba may mga stats din dun, no? So ito na yung NKG mining, ayan. So hindi mo lahat pwedeng pasukan yan, na dito ka magmimina, dito, ganyan. Ang alam ko, pagka yung bagong invest ka lang, dito ka lang sa part-time job kasi wala siyang requirements. Unlike dito sa iba yan, no? Kailangan fighting type, tapos ang level niya is 2, at least level 2, intelligence 86 and spirit 61. So negative tayo dyan. Dito tayo sa walang requirement. Baka mas mababa lang ng konti yung earnings dyan. So ayan, check nyo na lang. Ito yung Atlas, ito yung parang adventure mode nila. At sa tingin ko, hindi masyadong advisable ito, dahil ang alam ko, ha, may bayad pagka gusto mo mag NKG token din ang gagamitin mo. Halimbawa, nakaka-earn ka ng NKG token, around 700 plus na NKG token.
kailangan mong ibayad bago ka mapasok mo yung stage na yun. And then pag nanalo ka, doon ka lang magkaka-reward. Pag natalo ka, wala na yung NKG token mo. So parang burning mechanism na rin nila yun in a way, no? Equipment, wala pa yan, hindi pa nilalabas. So PVP, wala pa rin. So yun ang ano, dual token. Parang SLP to NKG and AXS yung PMY. So wala, hindi ko pa alam eh kung anong use ba ng PMY nila in the future, no? So roadmap, ayan, basic lang. At hindi natin alam kung hanggang saan din ang maabot ng roadmap nila, no? Pero kung patuloy naman ang pag-update nila sa game nila, eh tingin ko naman okay rin naman itong game na ito. Dahil hindi naman tayo papasok dito para maghangad ka ng sobrang laking earning, no? Sa ganitong klaseng game. Tapos yun nga, medyo hindi natin alam eh, no? Hindi rin natin masabi, pero bigyan natin ang chance, no, itong game na ito. At ayun, mag-mint tayo, no? Try natin mag-mint. O nga pala guys, kung interested ka dito, meron akong invitation or referral code. Ilalagay ko na lang, no? Ikakopy ko and then ipipaste ko to dun. Makikita nyo to guys sa description, no, sa baba, no, check nyo na lang. At pagka ano ba, nag-invest ka rito, ayan, na ano ba, na-invite ko kayo, ginamit nyo yung code ko, meron akong 10% na makukuha sa, na refund dun sa friend na yun. And then at the same time, may refund din kayo doon sa na 10%. So parang ano lang din, para magkaroon ka rin ng refund, no? So maganda, gumamit ka na rin ng code. Or kung may iba ka namang kakilala na may code, yun na lang gamitin ninyo, no? Pero in case na wala, katulad ko, wala pa akong friends dito, so pwede nyong gamitin itong aking code, no? So nasa baba yan, no, sa description. Okay? Mag-mint na tayo, no? Pag mag-mint, pwede kang pumili na eh sa market, no? Pwede ka nang mag-check kung anong gusto mong NFT na specific. Pero ako mag-mint ako. Tatry ko mag-mint para mapakita ko sa inyo, no? Dito lang sa pre-sale, click nyo lang. And then, ano kaya? May chance ba kakuha kaya dito ng legendary, no? So, wala pa tayong Neko. So, try natin, no? Isang mint na lang siguro. Tatlo kasi ang mimint ko, so isahin na lang natin, no? So lumalabas ito na nga guys, no, pag magmimint ka, 32 BUSD ang gagamitin mo dito. So parang 50 pesos yan, di ba, isang BUSD. So 32 times 50, ayun, 15 to 16 ang iyong kailangan, mga 16 or 17 pa kasama ng mga gas, no? Hindi pa abot ng 17 yan. So try natin mag-mint, bigyan natin ng chance tong game na to, mag-mint tayo ng tatlong NFT. Sana maganda-ganda, no? BNB lang yung panggas dito, ang alam ko maliit lang naman. So ayan, ano kaya makukuha natin, sana maganda-ganda, no? Para sulit yung ating NFT. So papakita ko lang sa inyo kung paano mag-mint and then ano ba yung maganda ba yung mga makukuha mo or pag magmimina na, no, paano ba yung rewards, no? So i-check natin. So nag-approve na ba? Check muna natin, ha. Approve na siya. Ah, hindi ata nag-push through, no. Payment. Baka isa pa. In-approve pa lang kasi natin kanina, di ba? So ngayon, ito yung actual na kakaltasan na niya tayo. So tingnan natin, sana maganda yung makuha natin, guys. Ayun, tamang-tama lang. At ayan, open na natin, nag-success na. Open. Ayun, may isa pa ulit. So approve lang natin ulit dyan and then antayin natin. Huwag kayo mag-alala guys, maliliit lang naman yung charge nyan, no, sa gas. So ayun, no? Lumabas na yung Pokeball. So ayun, tatlong NFT guys. So open na natin siya, sana maganda. Saan kaya tayo magsimula, no? Dito tayo sa tigkabilang gilid. So yung una, uy, 2 star, ano to, psychic ba to?
Pero tingin ko hindi ata maganda masyado to, no, dahil 2-star lang. Dito sa kabila, 2-star din. Na ano ba to, rock? Okay. Sana may makuha man lang tayong 3-star, no? Boom! Team Kumunoy. Kahit sa ang NFT talaga, Team Kumunoy tayo, guys. So, puro 2-stars. So, it is what it is, no? Dito na tayo sa game. Click mo yan. Ayan, makikita mo na siya dyan. So, pwede na tayong mag-mine na lang, no? Kaysa tayo ay mag-atlas. Kasi dito nga sa atlas, pakita ko lang sa inyo isang mabilis. Bawa ito, gusto ko ilaban to. Ayan, stage 1. Kunwari, ayan. Ayan, tatlo kalaban mo. Magbabayad ka ng 777 na NKG. Para ma-start mo to, kailangan meron kang laman na token na NKG. And then, re-rewardan ka rin niya ng NKG. Na, syempre, mas malaki rito sa binayad mo. No? Kaya lang, pag nanalo ka, pag natalo ka or wala kang napatay, kahit isa, wala kang makukuha. So, yun yung risk nun. Kaya mas advisable siguro, no? Dahil ako, ewan ko, bago pa lang din ako dito. Mag-mind na lang tayo, at least. Surebol pa yung ating earning, no? So, dito tayo, guys, ha? Sa ano? Sa part-time job tayo dahil walang requirements, no? Choose a hero, choose all. Okay, tapos work. Ayan. Ayan, may konting gas fee lang yan. Maliit lang gas fee dito, guys. At ayun, kinulang na tayo ng BNB, yun lang. Hindi natin mapapakita ata sa inyo, no? Pero ayun na nga, kailangan mo ng konting gas, naubos na yung gas natin, eh, no? Ayan, at mukhang magta-transfer pa lang ako ng ano, BNB. Pero all in all, ganun lang siya. Pag ito ay na-choose all mo, choose all ng meron kang NFT, then click mo yung work, approve mo, then lalabas na siya dyan, no? So magkakaroon dyan ng NKG salary, no? Para makita mo yung mamimina ng bawat NFT mo, and then pwede mo na siyang i-claim, no? And then pag claim mo na siya, kailangan mo siya ulit i-work, no? So ang gagawin mo, magbabayad ka ulit ng konting gas. So basically ganun lang siya. And ayun lang, guys, ano sa tingin nyo, mukhang okay ba tong NFT game na to? At sa pagre-research ko din, ang tansya daw dito, ang ROI is around 1 month or 1 and a half, no, based on sa investment mo na 1,500, no. So ayun lang, guys, hopefully nag-enjoy kayo rito. At ito, bagong NFT game, be wise, no, sa inyong investment. Invest only what you can afford to lose, kahit na alam kong mahirap yung word na yun, no, yung phrase na yun, pero ganun talaga sa crypto, guys, eh, no? So kahit pa yan ay 1.5 lang, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo i-try ito. At yun nga lang, di ko napakita sa inyo yung sample earnings, pero ang tansyahan daw dyan sa per day ng isang NFT is around 288 NKG. So i-convert nyo na lang yan dito, no, sa PooCoin or sa PancakeSwap, pwede yan. At ayun, guys, pahabol ko lang, ha, nakapaglagay ako ng konting BNB. So try natin, ha, i-part-time job siya, choose hero, choose all, para mapakita ko sa inyo, no, yung sample earnings niya sa pagmamine. So ayan, confirm natin. Hopefully mag-push through, no, late lang kasi nung natira kong BNB, nasa ibang wallet siya. So ayun, yun, buti napakita ko sa inyo, no. So ito na yung ating mga NFT. So aantay na lang natin to, guys, no. At ayun, sana maka-earn tayo dito at makabawi-bawi tayo dito, no. So yun nga lang, wala pa nakalagay pala, no, na outright na ano. Ayun, meron na, may lumabas na, no. So ayan, na every 5 seconds or ano, check na lang natin. At hopefully maganda ang kitaan naman dito. Kung 1 month nga makakabawi ka, okay na 'yon, no, para sa isang NFT, medyo mabilis na 'yon compared mo sa iba. So ayan, makikita mo naman umaangat, no, yung NKG. So tingnan natin, no, kung makakailan tayong NKG, at total 3 naman 'to. Ngayon, pagka satisfied ka na diyan,
pwede mo namang i-choose all na yan and then claim mo na, no, yung NKG mo, and then pwede mo nang i-convert to BUSD or kung sang token para makapagpapalit ka at makapag-ROI. So yun lang guys, thank you so much again and bye bye.